Ito, tawagin agad-agad natin ang ating second contender from Luzon na si John Silver Edona. Hoy, familiar si Sir John. Hi, para Silver! Para sa ano, Fantastic Four, ha? Nakaanos. Bakit Silver okay. daw ang name mo? Binigay po ng tatay ko from Sylvester Stallone, I think. Yeah. Idol niya ba si Sylvester Stallone? Oh, pina-short lang. Silver na lang. Ay, mahaba nga naman kasi yun. Hindi. May balita namin na meron ka nung kamag-anak na... Na-meet namin siya sa Buswanga, sa Palawan. Nung nagbakasyon kami nila ni Nico doon. Ikaw pala actually, yun, ha? Konsihal si Sir. Uy! Yes. My God. Hindi halata na, konsihal. Parang hashtags eh. Parang hashtags yung... Wow, ha? Thank you po. Salamat. Kailan niyo po kami ma-invite ulit? Ay, sorry. Ay, pwede. Anytime po. Anytime. You're welcome po sa bayan ng Buswanga. Sana meron po kami accommodation. Ay, sa karin eh. Kamusta naman po yung pagiging konsyal? Overwhelming kasi, kumbaga, sa ngayon, nabibigyan tayo ng priority, most especially yung mga kabataan. At the same time, syempre, yung general welfare ng lahat din. So, masaya. Ano po ba yung, di ba, syempre, aware naman tayo na nangyari sa Boracay na medyo somehow na-abuse yung ating paradise. Yes. Ano naman po yung ginagawa nyo ngayong wishers? Para naman, hindi naman magaya doon sa... Sa ngayon po, strictly po tayo sa pagdating sa ordinance at usually yung mga ginagawa natin is yung compliance sa ating mga investors din. And syempre, pro-ecotourism yung pinopromote po ng bayan ng Buswanga. So bali, doon po tayo nakafocus sa conservation and preservation. Ayun. Importante yan. May tanong lang ako. Ano yung mga ordinance na ginawa nyo pala doon? Isa sa ordinance na sa ngayon po ay talagang nagkakaroon ng disiplina yung ating mga kabataan, yung ating mga constituents, is yung anti-vandalism ordinance. Uy! Yes! Ano po bang nasasakop dun sa anti-vandalism ordinance? Lahat. Usually, yung pagtatapo ng mga sapatos sa... Dagat. Wire, yes. Mga ganun, kasama na yan. Then, yung pag... usually, pag may mga tourism establishment tayo or may mga area tayo na sinusulatan. Ano naman yung mga corresponding sanctions pag medyo meron talagang pasaway na gumawa talaga eh? Oo, sana wag na, di ba? So, bali, meron po tayo mga sanctions like kailangan nila magbayad ng fee. Yes, may fines. May fine. And may patawag. Oh, kung estudyante ka, kailan sa high school talagang papatawag sila ng principal. Pero ito kuya, dyan, di ba po sobrang busy nyo dyan sa mga ganyan? Paano naman po pumasok sa inyo yung pagkanta? Paano nyo na pa na... Actually, passion ko yung singing. And then, nabigyan ako ng chance na makapasok sa tawag ng tanghalan. This is just a dream. Dati po ba kumakanta na rin po kayo? Nagko-contest na po ba kayo dati? Twice or thrice lang ako nakapag-compete. First yung sa school and then... Yun lang, nagtuloy-tuloy lang siya. Although nawala yung singing career nung high school, but nung college na yun, dire-diretso. And yun yung nagkaroon ako ng scholarship dahil sa singing. Yeah. Wow! Pero ngayon po konsyal na kayo, sumasali pa rin po kayo ng contest? Actually, hindi na. Nawala na. So, bali parang bago sa akin to na makapasok dito. May tanong ako, di ba ba? Di ba po, parang kampanyahan din po ngayon. Natry niyo po ba kumanta kanta sa mga campaign-campaign ngayon? Jingle-jingle. Singing counselor daw, sabi ni Vito. Usually kasi sa ngayon, barangay level yung na meron tayo. So, local naman kami. Medyo... Natry niyo po dati? Yes. Yung mag... Mag-present lang, ganun. Ayan, may question ako sa'yo. Yes, bakit ka naman sumali sa tawag ng tanghalan? Sumali ako sa tawag ng tanghalan kasi gusto kong ipakita na kahit anumang estado sa buhay mo, anumang narating mo, yung passion mo sa puso mo, kailan ipagpatuloy mo pa rin. Totoo. I agree. Hindi nawawala yun eh. Thank you so salamat. Much. Thank you. Yes, Silver Edoka. Put your hands up!